bukod sa pangyarihan ng Espiritu Santo, kasama ang halaina ng Birheng Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-ayaya, mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan, Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kung hindi ikaw. Ang pagluhog namin sa iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniiwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong kautusan, ikaw ay aming mabigyan ng kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinagkipagtipan ko kay sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pag-ibig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko, tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling ng mga apostol na iyon. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inagawan ko sila? Matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusindian, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngala ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Hindi ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat.
buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napagadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuti, mahabaging lubha. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay, totoo't matapat. Poon, ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami na kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan. Bago pa ninyo hingin sa Kanya, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mga mahigpit na pagsubok kung di ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Poong Senyor. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Pangalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ito ang ekspresyon ni San Pablo ng kanyang damdamin, ng kanyang emosyon sa komunidad na inaalagaan niya. Ika nga yung pagtatapat, sinasabi kung ano talaga ang nasa kalooban niya. Ang sinabi dito, alam na, binabasa ko po, alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ulitin ko po,
baka hindi natin nabigyang pansin nung binabasa ito. Alam ng Diyos na mahal ko kayo. Kung ikaw nagpahiwatig ka ng pag-ibig, gusto mo yung nakikinig sa'yo, maintindihan yung binahabagi mo. Iniibig kita. Eh yung nakikinig ay, ano yun? Ito na yung tao. Siya mismo ito, yung mahalaga. Sinasabi niya, alam ng Diyos, saksi ko ang Diyos. Mahal na mahal, di lang isang mahal. Tayo mga Pilipino, paulit-ulit tayo, di ba? Yun ang lingwahe natin, yung inuulit. Kasi binibigyan din, mahal na mahal, di lang mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Yan ang... Yan si San Pablo na ibinibigay ang lahat. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang Ama namin, magdasal tayo ng Ama namin. Lahat ng Kristiyano, ang dasal ay Ama namin. Tayo'y lumalapit bilang mga anak sa ating Tatay sa langit. Sambahin ang Kanyang ngalan. Tayo'y pumunta upang manikluhod, magmakaawa, magpakumbaba, pinupuri, nuluwalhati, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Yung kaharian ng inaasam natin, katarungan, kapayapaan, pagunlad, pagkakaisa, kagandahan, ay mapa sa amin. Sana po yung kagandahan ninyo ay ambunan po ninyo. Hindi lang ambunan, patak-patak yun. Mapasa amin din. Yan ang dasal. At sa panahon ng gutom, sa panahon ng kakulangan, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Mahalaga din sa dasal ang kaugnayan natin sa isa't isa na tayo'y mapayapa, sibil, may respeto, may paggalang, at kung may mga bagay na naghahati sa atin, kapatawaran. At mga hamon natin, mga problema natin, mga suliranin natin, mga pabigat natin, hinihiling natin ang Diyos na samahan tayo. Tulong ni Maria ni San Jose, nawa tayo'y laging magdasal sa isang mapagmahal na Ama. Magsitayo po ang lahat. Itinuturo ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing. Ang ating tugon po, Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong padaig sa mga tukso. Manalangin tayo. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19,
upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito. Manalangin tayo. Aba, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkalo mong kaming huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahan niyo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Yesu Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanugin kayo narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagandanda mo sa kanila ng kamahal-mahal ang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing, at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at inyong mga panalangin. Amen. Señora San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señora San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señora San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag. Na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos.
Ang puso'y kinamatayan.